Okay, magandang umaga sa ating lahat. No, ngayon, tatalakayin natin ang mga pangunahin at pangalawang direksyon na makikita natin sa mapa. So, sa mga mapa, iginuguhit ng mga kartograper ang mga direksyon kung saan ang hilaga ay karaniwang nasa tuktok at ang silangan ang nasa kanan. So, yung mga kartograper, sila yung gumuguhit ng mga mapa at inilalagay rin nila yung mga pangunahin at pangalawang direksyon, no, naglalagay sila diyan ng mga direksyon, no, na kung saan ang talagang nasa tuktok ay yung hilaga. Okay, makakatulong sa atin ang kumpas upang malaman ang tamang direksyon, no, na ipapakita ng kumpas ang iba't ibang direksyon, maging pangunahing direksyon man o pangalawang direksyon. Sa mapa, tinatawag ang imahe ng mga direksyon na kumpas rose. Ang compass rose, isang imahe na nagpapakita ng orientasyon ng pangunahing direksyon sa mapa. So yan yung makikita natin, no, compass. So sa mapa, mayroon talagang mga ganyan. Okay, pangunahing direksyon, no, yung mga pangunahing direksyon ang hilaga na kung saan ito ay matatagpuan sa 90 degrees. 90 degree, no, ang 0 degree pala ang hilaga. Okay, sorry, no, ang hilaga ay makikita sa 0 degree at yung silangan naman ay nasa 90, yung timog nasa 180 at ang kanluran ay nasa 270. So ang pagitan or ang yung diferensya ng degree ng bawat direksyon ay nasa 90. Okay, ito yung mga pangalawang direksyon, no, hilagang silangan, no. Ito ay makikita sa pagitan ng hilaga at silangan at nasa 45 degree ito, no, sa pagitan. At yung timog silangan naman ay nasa pagitan ito ng silangan at timog or nasa pagitan ng timog at silangan, no, na makikita rin sa 135 degree at yung hilagang kanlura naman ay nasa pagitan ng timog at hilaga at makikita ito, no, itong hilagang kanluran makikita sa 315, no, at yung okay, so sa pagsulat ng pangalawang direksyon, no, dapat nating tandaan na palaging nauna ang hilaga at timog kagaya ng mga nabanggit. Mas makakatulong ang pangalawang direksyon para matukoy ng tama at eksakto ang lokasyon ng isang lugar. Okay, ang mga direksyon ay mahalagang bahagi ng isang mapa dahil ito ang nagbibigay ng batayan upang maitala ng maayos ang tiyak na lokasyon ng isang lugar. Makakatulong ang kaalaman natin sa direksyon upang mas madali nating mahanap ang lokasyon ng Pilipinas sa mapa. So mahalagang malaman natin yung mga pangunahin at pangalawang direksyon, no? Okay, ano ang kahalagahan ng pag-aaral ng direksyon, no? Yung kahalagahan yan ay matutulungan tayo nitong malaman ang tamang lokasyon ng mga lugar. Sa anong degree ng kumpas naman matatagpuan ang timog kanluran? So sa choices na yan, no, matatagpuan yan sa 225 degree, no, yung timog kanluran. Okay, next, no, sa anong degree ng kumpas matatagpuan ang hilagang silangan? Yan ay matatagpuan sa 45 degree. Iyan, no? Next, no, katawan ng tubig na matatagpuan sa hilagang silangan ng Pilipinas ay ang Philippine Sea, no? Kung igigitna mo yan, ilalagay mo yung ano dyan dito. Tingnan natin, ha? Nasa hilagang silangan. Ayan. Apulan lang natin. So kung makikita natin dito yung nandito yung sa compass, no, HS, no, nandiyan, no, diyan, no, yan, yan, no, diyan makikita yung hilagang silangan, no, at yung nasa hilagang silangan ay ang Philippine Sea. Isang instrumentong ginagamit upang mapakita ang direksyon o orientasyon ng isang lugar, tawag doon ay compass. Mga islang matatagpuan sa pinakahilaga ng bansa. Yung mga isla dyan ay yung isla ng Batanes. So, yung, kung ilalagay natin yung compass dyan, no, dyan sa gitna. So, yung hilaga, di ba, dyan. So, nasa pinakahilaga, doon papunta, yun yung mga isla ng Batanes. So, yan lamang, no. Maraming salamat sa pakikinig at pagsubaybay. God bless. Ha.